még. Hindi ako nakapag-break. So, ito na lang yung breakfast ko. Mamaya na lang ako sa school. Okay. Tangin na. Uuwi ka. Gabi, madilim. Papasok ka, gabi, madilim pa rin. Ang inang yan. What a life. OFW dyan na gumigising na maaga at pumapasok sa work na maaga. Kaya namin. Well, salot sa inyo dyan. Ito, yung streets na tinataha ko everyday. And this is our morning shift bago ako makarating sa bus station. So, isip ko lang kung gaano kahalaga yung oras. And ang topic natin for today is ganun pa rin, about sa pagiging OFW, about sa mga nangyayari ngayon dito sa situation na hindi mo alam kung kailan mag-o-okay. Then sa mga nakikita ko sa paligid, yun lang i-share ko kasi well, karamihan sa ating mga OFW dyan sa ibang bansa, dito sa kung saan mang country ako, ay well, ganito ang buhay. Gising, tulog, gising, trabaho, uwi, tulog. Kaya isip-isip ko, parang yung mga may mga nakakasalamuha ako, mga matanda na talaga, ilang years na silang nag-abroad. Minsan nga maabot na ng 20 years. So doon ako nag-gain ng mga experiences tsaka tanong kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin sila, na tinitiis nila yung everyday na hirap, everyday na trabaho, dahil daw sa pamilya. So ibig sabihin, na ginugol na nila lahat yung oras nila sa mga ganitong experiences na hindi na nila na-explore. Kaya pagdating ng pagtanda nila, siguro dun yung nangyayari yung regrets na well, siguro ang nangyari kasi is wala rin sigurong kahit isa sa kanilang pamilya na nagsabing, pero may nagsabi siguro, pero yung support na umuwi ka na at ganitong gagawin, siguro walang ganun. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin. Marami akong kakilala, marami akong nakaging kaplat, kabahay na yung pananaw nila is about family lang. Well, paano ka naman kasi, paano mo naman kaya ma-enjoy yung buhay mo kung yung ultimo sarili mo hindi mo mabigyan ng happiness? Minsan sabi nila selfish ka, pero siguro yung mga taong nagsasabi yun is mas selfish sila. Siguro yung mga tao na nagde-depend sa'yo, nasasabi nila yun kasi nasanay na silang mag-depend sa'yo. And laging ang isip nila is all about sa kung ano yung may tutulong mo. Ba't ka umuwi? Ba't ganito? Anong gagawin mo sa Pilipinas? Well, kung ano yung choice ng tao, kung ano yung gusto ng tao, huwag niyong pigilan. Kasi
kung totoong pamilya ka, naiintindihan mo kung ano yung gustong gawin ng kapamilya mo at kung anong gusto nang gawin ng minamahal mo sa buhay. Wala. Sabi ko nga ng mga unang videos ko, hindi matatapatan ng pera yung presence ng bawat membro ng pamilya. Mahirap man o masaya. Hindi kayang tapatan ng kahit ilang milyon yung oras ng nanay na makapili niya yung anak niya. Dahil at the end of the time, mawawala at mawawala rin naman tayo. Mas maganda yung experience mo. Ang hirap at sarap ng buhay. Kasama mo yung talagang gusto mong kasama sa buhay. At yung balita. Kaya kung ikaw OFW na kagaya ko is hindi ka na masaya at may mga gusto kang gawin sa buhay, may mga gusto kang patunayan, may mga gusto kang tapusin na gusto mo, yung mga passion mo, yung mga happiness na hinahanap mo, well, go. Ano? Ba't may pagpapalit yung snow dito sa ibang bansa kaysa sa tropical country na sa Pilipinas? Ang hirap. Ano mo, kung practical ka na tao, hindi ko sinasabing hindi ko gusto yung mga snow tsaka ko. Na-appreciate ko siya, pero parang yung katawan ko is built pa rin siya para sa Pilipinas. Kumbaga, doon yung mga minamahal ko. Doon yung anak ko, doon yung asawa ko, doon yung pamilya ko. So, bakit yung pagpapalit yung snow sa oras na gusto na makakasama ko sila? So, that's it. Kung may oras kayong nagpanood itong morning shifts ko, kahit ganito lang yung video, kahit konti lang yung natututunan nyo, at least may nasishare ako na thoughts about sa aking mga experiences sa buhay. Paki-subscribe na lang tong channel ko, or kung hindi nyo trip, pwede nyo ring i-unsubscribe. Mahala na kayo. Basta ako, it's a good day. So, good morning. Bye-bye.